mga lalaking palaging inuutusan. Ayun lang. Or, pag inutusan, iuutos sa iba. Iuutos sa mas maliit na kapatid. Okay? Walang kawala si Alan J. Kasi hindi yung papa niya. Okay? So, makikita nyo kung ano yung mangyayari sa bata na laging inuutusan at laging sumusunod. Tignan nyo kung anong mangyayari sa kanya. Okay? Yung kwento dito, baligtad ng nangyayari sa kanya. No? Mamaya, isa-isahin natin. Pero, yung long end nyo, makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Okay, mamaya, tuntan nyo ito, maganda ito, hanggang 50 ng Genesis. Okay, mahaba pa yun, 37 pa lang tayo. Okay, pagdating sa 50 ng Genesis, makita mo kung paano kumilos from this particular moment, nabasa natin yung pangalan ni Joseph, hanggang sa Genesis 50, si Joseph pa rin yung pinaka tapos na, humiwalay na tayo dun sa 12 tribes, di ba? Yun yung ano, di ba? Si Jacob, si Israel, nagkaroon ng anak, 12. Yung 12 anak niya, isa dun sa mga anak niya ay si Joseph. Okay, maganda to, maganda nitong pwede na to. May ginagawa pa tong mga ano, play, movie. Okay, kasi napakaganda ng story nito. Diba? Paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Joseph at sa buhay ng kanyang buong pamilya. At ko lang po natin yung device natin na sino po yung madalas mautusan sa inyo? Ayan, good job. Madalas ba sinusunod niya yung utos sa inyo? Tignan natin si Joseph kung sumusunod siya sa utos sa kanya. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Okay, manalangin po tayo. Higit po natin ating mga mata. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Dinakon niyo muli kami dito sa inyong bahay-sambahan. Mag-aral, Panginoon, magiging ng inyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, mahalaga ito. At ibukas namin, Panginoon, isipan at puso, Panginoon. Natanda po nito, Panginoon, na galing sa inyo. Muli, Panginoon, hihiling namin para kayo ang pamuna sa aming gawain sa mga ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay. Ngayon natin ipanalangin yung mga panalangin natin later pagkatapos. Okay? Okay. Joseph, God's plan. Hindi ito. Okay. Masarap pa mautusan? Masarap pa palagi inuutusan? Hindi, di ba? Nahihirap. Okay? Tingnan natin kung ano yung utos kay Joseph dito. Okay? Okay? Isa-isa niya natin. Okay? Here am I. Yan ang reply ni Joseph. Pag inutusan siya, ang sagot niya, nandito po. Nandito po ako. Lagi, ibig sabihin, lagi siyang madalas at lagi siyang sumusunod. Okay? And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger. Nakatira daw sila
sa lugar kung saan sila ay mga estranghero. Alam niyo mga stranger? Sa Bible, pag sinabing stranger, hindi ka taga doon. Okay? Kami ay mga estranghero dito sa halahala. Hindi kami taga dito. Dayo lang kami. Okay? Yan ay example ng stranger. Okay? Okay? Saan daw yan? Land of Canaan. These are the generation of Jacob. Okay? Nasabi yung kanya yung mga generation. Ano? Okay? Joseph being 17 years old, meron daw siyang anak. Ito ay 17 years old. Sino na ang 16? 17. Meron na bang 17 dito? 17 si Ate Jana. Ganyan. Ganyan ka-edad. Lalaking ganyan ka-edad. 17. Sinang 15? Sinang 15 dito? Si Kuya Esi. Si Kuya Esi, patandain mo pa na 2 taon. Okay, si Kuya DM, 18 ka, di ba? Babatayin yun si Kuya DM na 1 taon. 17 years old. Okay? Binatilyo, pag tatawagin sa atin yun, di ba? Pag nag-13 ka na, binata ka na. Ano dapat? Okay? Dapat medyo? Okay, medyo? Ano na dapat ikaw na? Mature ka na. Hindi ka na yung bata, no? Nakikipag-away ka pa dahil sa Jolene. Okay, nakikipag-away ka pa dahil sa Pogs. No? Okay, nakikipag-asara ka pa na ang pitikulag. Lalaro ako ng ganun. Okay, medyo dapat magmamature ka na. Okay? Si Joseph ay 17 years old. Being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. Bata pa lang siya, siya ay kasama ng kanyang mga kapatid na nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop, either be tupa, goat, ano man yan, cow, okay, kung ano man yung pinapakain nila, flocks. And the lad was with the sons of Bilha and with the sons of Silpa. Okay, yung kasama daw niya yung kanyang mga kapatid sa ama na nanggaling kay Bilha at saka kay Silpa, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Kung ano yung mga ginagawang masama ng mga kapatid niya, sinusumbong niya. Tama ba yun? Yeah. Tama ba yung sumbong mo pag may ginagawang mali? Yeah. O pinagtatakpan mo yung mali? Naikipag-connive ka. Ibig sabihin nun, pag ako naman nagkamali, pagtakpan mo ako, ha? Okay? Minsan, ganun eh, di ba? Pag yung, ikaw yung nagkamali, pag sila yung nagkamali, hindi mo isusumbong. Kasi alam mo na pwede ka rin magkamali para hindi ka rin isumbong. Okay? Tama ba yun? Okay. Pinagtatakpan nyo yung mga mali nyo hanggang sa mag-file yan at puputok yan, malalaman din yung inyong mga pagkakamali. Pag dumating na yung panahon na yun, matindi na yung problema. Okay? Pag pinagtatakpan nyo yung kasalanan ng inyong kapatid, okay? Lalaki yun, mas malaking problema yung magiging problema nyo. Okay? Tandaan niya yan, okay? Pero si Joseph, sinasabi niya sa tatay niya, nire-report niya, si kuya ganito, si kuyang ganito. Mali yung ginagawa. Okay? Ganon si Joseph, yan o. Okay, nire-report niya sa kanyang tatay yung their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children. Okay, ito na. Favorite. Favorite pala siya. Because he was the son of his old age. Anak siya ni Jacob kay Rachel. Panganay na anak. Okay? Apat yung asawa ni Jacob, di ba? Okay? Una, si Leah. Pangalawa, si Rachel. Pinagtrabahuan niya yon 7 years. Naloko siya doon kay Leah.
Tapos ang gusto niya kasi mapakasalan si Rachel. Yun yung kwento, di ba? Natatandaan niyo pa ba? Pag nag-Bible quiz tayo, lalabas yung mga yun, no? Tapos pinagtrabahuan niya uli si Rachel ng 7 years para siya ay mapangasawa niya. Pero nagkaroon ng problema, inggitan uli, mas maraming anak si Leia, si Rachel binigay yung kanyang handmaid or kanyang servant na babae para siya ang magbuntis para sa kanya. At nagkaroon na, nagkaunggitan, dumami ngayon yung asawa ni Jacob. Yun ang kwento nun. At sila'y nagkaroon ng 12 na anak. At panghuli, no? Second to the last son niya, si Joseph kay Rachel. Okay? Yun yung kwento. Okay. Ngayon, mahal daw siya because he was the son of his old age and he made him a coat of many colors. Okay? Ginawan daw siya ng isang coat na iba-iba yung kulay. Nakita na kayo ng coat na iba-iba yung kulay? Sino makakita ng jacket iba-iba yung kulay? Daming kulay. Merong red, blue, purple, lahat ng kulay nandun. Okay, nung panahon nila, yung damit, ito katulad nito, no? Ilang kulay na agad yan, no? Ilang shade yan ng may white, may blue, may green, may navy, yung color niya. May aqua blue, iba-iba na agad yung kulay nito, no? Nung panahon nila, para magkaiba ng, magkaroon niya ng ibang kulay, no? Idaday yung isang thread, idadaya, pupulayin yung isang thread para makagawa uli ng isang cloth na magkakapareho ng kulay. Pagka may iba uli kulay, idaday uli yun. Kada thread nun, dinaday. Ibig sabihin ng dinaday, kinukulayan. Okay? Gano katagal gagawin yung isang damit kung gano'n ang paraan. Kasi ngayon, puro makina na lang yan. Meron ng isang makina, ilalagay doon yung mga ingredients, yung mga thread. Magpukulay yun, tapos magkahabi yun, magdidikit-dikit yun. Magiging tela na yun, saka gugupit yan at gagawing damit. Nung panahon nila, isa-isa yun. Ganun ka, hirap gumawa ng damit. Kaya special talaga si Jacob. Joseph, kasi ginawan siya ng tatay niya ng coat ng many colors. Okay, sarap nun, ano? Kunyari, tatay mo gumagawa ng sapatos. Ginawang ka ng sapatos. Ng napakagandang sapatos. Okay? Exclusive, one of one. Sabi nun. Ikaw lang ang meron nun. Okay? Sarap na, ano? Yung sapatos mo, pwede mo pang lakad, pang basketball, pang lahat. Pwede. Kasi napaka-special ng sapatos mo. Ganun ang ginawa kay Joseph. Imbis na sapatos ko, no? Ang ginawa sa kanya. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him. Okay? Minsan, ganun ang nagiging problema pagka meron tayong mga paborito. Paborito ko to. Okay, sabi ko na ito dati, paborito ko si Ate Jamie kasi siya ay panganay ko. Paborito ko si Ate Jana kasi siya ay bunso kong anak na babae. Paborito ko si Johan kasi panganay kong lalaki. Paborito ko si Jared kasi siya ay bunso kong anak. Lahat sila paborito ko. Yeah, walang iwas. Ibig sabihin na dapat wala kang paborito, kaso lang ito, may problema tayo. Umpisa pa lang, ganun na sila, may mga paborito. Na minsan, nabibigyan ng paborito isang anak kasi masunurin. Tama? Minsan sa tingin ng iba, ay paborito ito ni tatay. Kasi lahat ng gusto nito, paano ba naman hindi ibibigay sa'yo, ay masunurin ka. Di ba?
sino mas sa kanino ka magbibigay ng pabor? Doon sa masunurin mong anak o doon sa suwail mong anak? Sa suwail. Sa paborito mo, paborito mo yung sumusunod. Normally, yun na nabibigyan mo na pabor. Diba? Yung nag-aaral sa hindi nag-aaral. Siyempre, yung nag-aaral. Yung hindi nag-aaral, bahala ka na yan. Ayaw mong mag-aaral. Sinasabihan ka ng magulang mo, ayaw mong mag-aaral. Kaya pagdating nyo ng edad, makikita ka agad dun. Napaboran to. Bakit? Kasi ito yung nag-aaral. Okay? Kaya huwag kayong maiinggit. Ito mga kapatid niya, naiinggit sa kanya. Okay? Okay? And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him. Okay? Imbis na mahalin siya kasi kapatid siya, anong ginawa sa kanya? Kinagalitan. Balintad, ano? Eh, mahal ka pala ng tatay natin eh. Ayoko sa'yo. Ganun ba ang tamang ano? Bilang kapatid? Ay, kasi ito ang pinakabunso namin. Matadya ko na lang ito pagka tumatakbo ito. Para madapa. Ganun ba ang dapat na reaction mo? Okay? Nandiyan na tayo. Sana? Five. And Joseph dreamed a dream. Okay? Si Joseph, binigyan siya na special, no, na kakayanan. Okay? Kaya tinawag siya Joseph the Dreamer. Okay? Pero actually ano sa kanya 'yun? Tukso sa kanya 'yun eh. Dala naman si Dreamer. Okay? Dala naman si Boy Panaginip. Okay? Yan sabi diyan, and he, sabi diyan ni Joseph, dream a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, here I pray you this dream which I have dreamed. Okay? Masama pa magsabi ng katotohanan? Minsan pag nasasabi ka ng katotohanan, nagagalit sa iyo ibang tao. Totoo ba yun? Pag sumbong ka, magagalit sa iyo kapatid mo, di ba? Kasi nagsasabi ka ng totoo. Pag nagsasabi ka ng totoo, may mga opposition na ayaw ng katotohanan. Okay, nung nakaraang linggo, ang kwento ni Pastor, yung mga bulaang propeta, di ba? Yun. Pagka narinig tayo nun, nagagalit sila sa atin. Kasi pag sinasabi natin yung totoo na ang kaligtasan ay kay Kristo lang, ang kaligtasan ay hindi makukuha sa paggawa ng mabuti, kahit na anong gawin mong mabuti, kulang. Okay, nagagalit sila doon. No, no? Meron kami nung mga ka-Bible study, no? Ino-oppose kami doon sa kung ano yung sinasabi mismo ng salita ng Panginoon. Okay? Nagagalit sa amin. May tampo sila sa amin. So, iba galit. Kasi nga, mali daw yung tinuturo namin na ang kaligtasan kay Kristo lang. Si Kristo nga nagsabi nun eh. Sabi nga ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay, yun yung pinipreach namin. Kung ano yung tinanggap namin, yun yung pinipreach namin. Okay, sana sa inyo rin. Ano? Kung ano yung tinanggap nyo, dapat yun ang inyong i-preach. Okay? Sabi dyan, for behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaves rose and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheaves. Okay, alam niyo yung sheaves? Yung isang bungkus. Ang tawag po dito nun? Yung pagka ginanon mo yung, kunyari, yung palay. Isang bulto. Isang dakot, parang gano'n. Isang dakot. Isang big kiss. Isang big kiss. Okay? Meron daw siyang gano'n, isang big kiss na, kunyari, palay, sheaves. No? Tapos yung mga kapatid niya, meron din. Tapos, yung sa kanya, yung mga sa kapatid niya, umikot sa kanya, tapos, yumuko. Parang yumukong gano'n. Okay? Ano ibig sabihin nun? Okay?
Tingnan natin. Sabi niya, and his brethren said to him, shall thou indeed reign over us? Ikaw ba'y mag-aari sa amin? Kasi parang yumuko yung mga feelings ng mga kapatid niya eh. Okay? Or shall thou indeed have dominion over us? Magkakaroon ka ba ng kapangyarihan sa amin? And they hated him yet the more for his dreams. Sabi ko na nga eh, lalo bang napugnam, nagkaroon ng galit yung kanyang mga kapatid nung sinabi niya yung kanyang panaginip. Okay? And he dreamed yet another dream and told his brethren. Honest talaga to si Joseph eh. No? Na naginip uli daw siya at sinabi niya daw uli yung kanyang panaginip for his words. And he dreamed yet another dream and told it his brethren and said, behold, I have a dream and a dream more. Dream and a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars meet obeisance to me. Okay? Obeisance. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him. Sinabihan na siya mismo ng tatay niya. Ano ba'y sinasabi mo, anak? And said unto him, what is this dream that thou hast dreamed? Ano ba itong pinapanaginip mo? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? Okay? Kami ba ay magsasamba sa'yo? Parang ganon, no? Magbabow down. Ibig sabihin naman sila, nagpapailalim. Okay? Yan ba yung mga binabow down na natin? Normally, presidente, di ba? Pag ganyan, presidente. Sa Japan kasi ganun. Pag nakakita na mas mataas na tao sa'yo, nagbabaw sila ng ganun. Okay? Nagbibigay sila na galang. Parang pagbibigay ng pagpapasako. Ganun. Okay? Kayo ba sa mga magulang nyo, nagpapasako ba kayo? O pag nandyan yung tatay nyo, nanay nyo, wala lang. Okay, ano yung mga pinapakita natin pagpapasakop sa magulang natin? Pagmamano, paghalik, di ba? Or iano mo lang siya, ay tay, nandiyan ka na pala. Ay nay, pagdating mo sa bahay, magsabi ka, nandito na po ako. Wala lang. Okay? Minsan, yung mga maliliit na bagay na yun, yan ay tanda ng ating paggalang at pagpapasakop sa ating magulang. Okay? Yung iba sa inyo, hindi na umahalik sa magulang niya. Okay? Totoo yan, di ba? Nangyayari yan. Wala nang pakilamanan. No? Isang kwento nga ng isang magulang sa aming isang Bible study, napakataas na manager. Pag dumating daw siya sa bahay niya, yung mga anak niya, wala lang. Parang wala lang siya. At sa isip-isip niya, ano ba ako dito? Wala lang ba ako? Ganun ba dapat ang ating attitude, ang ating pakitungo sa ating mga magulang, lalo na pag tumanda na yung magulang natin. Yung magulang natin na hindi na kaya magtrabaho para sa atin. Okay, ano nang gagawin natin sa kanila? Kung sa maliit na bagay, sa umpisa pa lang, hindi mo na sila ginagalang. Okay? Yan po ay tanda. Bahat po tayo napunta dyan kasi nakita lang po natin dito na si sa panaginip ni Joseph, no, pinapakita niya dito na balang araw yung kanyang mga kapatid, yung kanyang magulang ay mag-o-obisyen sa kanya. Sila ay magpapasakop sa kanya. Magiging hari or mas mataas si Joseph sa kanila. Okay? Okay, sabi dyan, shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? And his brethren envied him. Okay, ano yung envied? Kinainggitan. But his father observed the saying. Okay, nakikita kasi ni Jacob na
may katotohanan doon sa sinasabi ni Diyos. Kilala niya yung anak niya. Yung anak niya hindi nagsisinungaling, yung anak niya nagsasabi ng totoo, yung anak niya na naginip, nagkwento sa kanya. Okay? Madalas, yung mga tatay din, no? Minsan, madalas. Okay? Pasensya na kayo mga anak. Pag nagkikwento kayo, kami kayo sa amin, minsan hindi kami nakikinig. Okay? Naman sana, no? Sana pa alala sa aming mga tatay na pag nagkwento yung anak namin sa amin, makinig kami. Kasi mahalaga yon. Okay? Ganun din kayo mga anak, pagka kayo naging tatay, naging nanay, okay? Pakinggan niyo yung mga anak niyo, makinig kayo sa kanilang mga kwento. Yes. Kaya masarap yung mga nagkumakain ng sabay-sabay. Kasi nakakapagkwentuhan. Tama? And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. And Israel said unto Joseph, do not thy brethren feed the flocks in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, here am I. Inutusan. Alam niya, galit sa kanya yung mga kuya niya. Kaya inutusan siya pumunta doon, no? Siguro, bigyan ng pagkain, kamustahin, no? Para kung ano man yung mga nangyayari sa kanila doon, no? Si Joseph yung magre-report, no? Sa kanyang tatay. Okay, pumunta ka doon. Okay? Sabi sa'yo, pumunta ka na ang saan ba yung medyo malapit-lapit dito? Nalalakad. Bayugo. Bayugo. Muntahan yung Bayugo. Okay, muntahan Bayugo, nandun yung mga kapatid mo. Nasa Shechem sila, no? At kamustahin mo sila doon. Okay? Bring me word again. Yan, no? Taga-report siya. So, he sent him out of the vale, okay, of Hebron, and he came to Shechem. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, what seekest thou? Sino hinahanap mo? And he said, I seek my brethren. Hinahanap ko yung mga kapatid ko. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks? Saan kaya nila pinakain yung aming mga tupa? And the man said, they are departed hence, for I heard them say, let us go to Dothan. Wala sila na Shechem, pumunta sila sa Dothan. Okay? Kung si Joseph tatamad-tamad, ayoko na pumunta doon, wala sila doon, balik na ako sa bahay namin. Di ba? Pero, pinuntahan pa rin ni Joseph sila sa Dothan. Hindi, wala sila dyan sa Bayugo. Nasa, ano sila? Pililya. Layo nun. Okay? Okay. Next. And when they saw him afar off, nakita siya, no? Paano siya nakita? Kasi yung coat niya, kitang-kita. Different colors. Yeah? Pagka meron ka nakikita, no? Sa ano, puro green. Kanyari. Tapos may makikita ka doon, pula. Yung iba-iba yung kulay, di ba? Ang daming kulay. Kita ka agad siya. Okay? And came near unto them, they conspired against him to slay him. Ito na, masamang balita. Nung nakita siya, galit sa kanya, envied pa, kinainggitan pa, galit na galit. Okay, anong sabi daw, anong pinag-usapan nila? Papatayin siya. Kapatid mo, papatayin mo? Tama ba yun? Minsan kayo, sobrang galit nyo, gusto nyo nang mawala yung kapatid nyo eh. Di ba? Yung kanya, hindi ko siya love. Okay? Bata pa lang, 6 years old, sabihin, hindi love. No? Bata pa lang, nakikitaan mo na na may tendency magalit sa kanyang mga kapatid. Yan ang galit sa kapatid nyo dito. Wala nga amin, syempre. Pero minsan, di ba? Minsan, nagagalit kayo sa mga kapatid nyo, di ba? Okay, tingnan nyo kung ano yung kwento dito. Matuto tayo sa aral na to. Okay? Yan sabi niya, and they said one to another, behold, this is the dreamer comment. Ito na yung si Boy Panaginip. Okay? Nawala.
nawala ng internet. Nga, nawala ng internet. Okay, basahin ko na lang. Diretso lang ha, makinig. And now, therefore, and let us slay him and cast him into some pit, and we will say, some evil beast hath devoured him, and we shall see what will become of his dreams. Okay? May panaginip ka, itong gagawin namin sa ipapatayin ka namin, ihagis ka namin sa isang balon. Okay, sasabihin namin, nilapa ka ng beast or ng hayop na matapang. Anong pinag-isipan nila? They conspired. Okay? Nag-isip sila ng bagay na masama. Okay? Papatay na sila, magsisinungaling pa sila. Sama-sama na yun. Because of envy, because galit sila. Tapos kapatid nila yun, ha? Okay? Yan ang nangyari. Nasaan na tayo? Reuben heard it, and he delivered him out of their hands and said, let us not kill him. Huwag daw patayin. Yan. Wala. Yan na ba tayo? Okay. Mabuti na lang nandun si Reuben, yung kanilang pinakat nakatandang kapatid. Kaso lang si Reuben, manita rin. And Reuben said unto them, shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him, and he might bring him out of their hands to deliver him to his father again. Okay? Sagot din si Reuben, kung ako ang pinakapanganay, kung matapang ako, sasabihin ko, bakit nyo gagawin sa kapatid natin yan? Bakit natin papatayin? Siya, takot pa siya eh. Sabi niya, oy, huwag natin patayin. Ihagis lang natin dyan. Ulog lang natin dyan. Pero sa isip-isip niya, para makuha niya, balik niya sa tatay niya. Ba't hindi niya lang sabihin, ako pangalay dito eh. Ba't natin papatayin yung kapatid natin? Ano ba kayo? Nag-iisip ba kayo? May pwede niyang gawin yun, di ba? Yung mga kapatid niya, tamimi na ang anak. Pero hindi niya ginawa kasi takot siya eh. Okay? Minsan, may mga panganay na takot. Okay? Pag panganay ka, tumayo ka bilang panganay. Ikaw ang kuya, ikaw ang ate. Kung ano ang tama, dapat tayuan mo. Yun ang tama. Pero dito, nakita natin yung kwento, weak si Reuben. And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. Okay? Inubaran siya. And they took him and cast him into a pit. And the pit was empty. There was no water in it. Buti na lang, walang tubig. Kung may tubig yung batay na si Joseph. Lunod si Joseph doon. Or parang pumunoy. No? May tubig doon tapos merong lupa. Parang kang pumunoy, lumulubog ka, quicksand. Hanggang sa malunod ka na rin sa lupa at tubig. Okay? Sabi dyan, and they sat down to eat bread, and they lift up their eyes and look, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh going to carry it down to Egypt. Nakita sila ng mga Ishmaelites. Yung mga Ishmaelites nagbebenta ng mga tao. Okay? Ng mga kung ano-ano man. Meron dyan, iba-iba na spicery, balm, myrrh. Okay? And Judah said unto his brethren, ito naman si Judah, nakaisip, imbis na patayin natin, what profit it is if we slay our brother? Anong pakinabang natin kung patayin natin to? Okay? Nakapag-isip siya ng panibagong scheme. And conceal his blood. Okay, slay our brother and conceal his blood. His blood, come and let us sell him to the Ishmaelites and let not our hand be upon him. Medyo okay-okay pa, no? O, sige, huwag na natin itong patayin. Benta na lang natin to. Kikita pa tayo. Okay? Mga gangster, no? Napag-iisip.
Okay? For he is our brother and our flesh, and his brethren were content, no? That sila ay, oh nga, no? Benda na lang natin na may pera pa tayo. Okay? Then, there passed by Midianites merchantmen, and they drew and lift up Joseph out of the pit and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt. Mahal na rin yan, 20 pieces of silver. Ang Panginoon binenta ng 30 pieces of silver. Yung mamaya makikita natin yung kanilang similarities. Okay. And Reuben returned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit, and he rent his clothes. Umalis pa siya. Ando na nga, dapat kasi siya'y magpatanggol kay Joseph kasi siya'y pinakapanganay na anak. And he returned unto his brethren and said, the child is not, and I, whither shall I go? Okay, sabi niya yan, wala na doon yung kapatid natin. Kahit saan ako pumunta, wala doon. And they took Joseph's coat and killed a kid of goats and dipped the coat in the blood. And they sent the coat of many colors and they brought it to their father and said, these have we found. Know now whether it be thy son's coat or no. Okay? Ito na. Okay? Pumatay sila ng isang goat. Kid, batang goat. Dip the coat in blood. Okay? Gumawa na sila ng eksena. Patay na si Joseph. Okay? Minsan kailangan mo may kapalit. May exchange. Kawawa naman yung goat. Wala namang kinalaman. Patay yung goat. Naging sin offering yung goat. Kung naaralin natin yan sa Leviticus at saka sa Numbers, di ba? And he knew it and said, it is my son's coat. An evil beast hath devoured him. Joseph is without doubt rent in pieces. Kumagawa na sila ng kwento. Ang tunay na nangyari, binenta nila si Joseph sa mga Ishmaelites, pero kumatay sila ng tupa at sinabi nila na si Joseph ay kinain ng beast. Yung kanyang suot, yung ginawa ng tatay niya na napakagandang multicolored coat, coat of many colors, nilagyan nila ng dugo. Okay, yan ang ginawa nila. And Jacob rent his clothes. Nung nalaman to ni Jacob, binunit niya yung kanyang damit and put sackcloth upon his loins and mourned for his son many days. Mahal niya si Joseph, nung nalaman niyang patay na si Joseph, siya ay, ano nangyayari sa kanya? Nagdalamhati, mourn ng maraming mga araw. Ikaw, gusto niyo ba makita yung tatay niyo na nagdadalamhati? Okay, makita na ba kayong tatay na nagdadalamhati? Ang tahimik lang, tapos nakatingin sa malayo. Tapos tumutulo yung luwa. Gusto niyo ba makita yung tatay niyo na gano'n? Okay. Ito gusto nila eh. Okay. And all his son and all his daughter rose up to comfort him, but he refused to be comforted, and he said, for I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. Umiyak si Jacob para kay Joseph. And the Midianites sold him to Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh and captain of the guard. Si Joseph ay binenta sa Egypt kay Potiphar na captain, leader ng mga guards. Yan ang nangyari kay Joseph. Masunuring bata, nagsasabi ng totoo, kinagalitan, pinagplanuhang patayin para kumita sila, hindi siya pinatay, binenta siya. Ganyan ang nangyari kay Joseph. Ayoko na magsabi ng totoo.
Ganun pala mangyayari sa akin, kagagalitan ako eh. Tama ba yun? Kahit na, mapapahama ka. Magsasabi ka ng totoo, mapapahama ka. Napaligtad ko lang yung ano, no? Situation. Pinaparealize ko sa atin, pag nagsasabi ka ng totoo, maraming opposition. Maraming magagalit sa'yo. Okay? Maski mga kapatid mo, galit sa'yo. Maski pinakamalapit mong kamag-anak, galit sa'yo. Tatay mo, galit sa'yo. Nanay mo, galit sa'yo. Pag nagsabi ka ng totoo, gagawin mo, magsasabi ka ba ng totoo? Eh, napakadaling hindi magsabi ng totoo. Maraming sasaya. Maraming kang magiging kaibigan. Okay, sabihin mo lang yung kaibigan, pogi-pogi mo, ang ganda mo ngayon. Pero hindi ka lang nagsasabi ng totoo. Yung kilay niya, balot na ano. Lumalabas yung sipon niya sa... Sabi mo, ganda-ganda mo. Okay? Diba, madali magsabi ng hindi totoo? Diba? Madali lang magsabi ng hindi totoo. Tama? Mahirap magsabi ng totoo! Pero anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Anong madalas mong pinipili? Okay, kayong makasagot nun. Okay? Pinaparealize ko sa inyo kung ano ang pagsasabi ng totoo at sa hindi pagsasabi ng totoo. Okay? Sumunod pa, meron lang tayo nito. Next year na to, di ba? Tama? Next year, magkikita tayo ulit sa Genesis 38. Tingnan natin kung ano mangyayari kay Joseph. Dahil nagsabi siya ng totoo, kinagalitan siya. No? Sinasabi niya lang yung totoo, yung mangyayari sa kanila, siya ay magiging parang hari sa kanila. Actually, matindi yung gagawin niya, isisave niya yung buong lahi nila sa tagutom. Ganun ang mangyayari kayo sa kanila. Nagpapasahin niyo yung, kaya advanced read niyo ito, napakaganda. I-advanced read niyo ito, parang mas maganda pa ito sa telenovela. Yung mangyayari dito. Okay? Yung kwento ng pagpapatawad, nandun lahat. Okay? Joseph, a foreshadow of the Savior Jesus Christ. Siya yung foreshadow ng ating Panginoon. Nakailang minuto na ako? Matapatapos na ako. Sabi dyan sa Genesis 37:3, beloved by their fathers, mahal sila ng tatay nila. Sa Matthew 3:17, pabasa nga dyan kaya DM. Matthew 3:17 ng malakas. Hello, a voice from heaven saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. Okay, sino yung sinasabihan dun? Ang Panginoong Jesus. Before siya mag, after niya siya magpabaptize. Tama? Baptism yan eh, Jesus Christ. Nung binaptize siya ni John the Baptist. Beloved by their father, mahal sila ng tatay nila. Pareho yung katayuan ni Joseph at ang katayuan ng Panginoong Jesus. Okay, parang foreshadow kasi si Joseph ng Panginoong Jesus. Kung anong nangyari kay Joseph. Sent by their father to their brethren. Okay? Pabasa naman sa Luke 20:13. Sino may Bible? Wala kayong Bible, Andrea. Pabasa natin ko sa Luke. Yan na. Yeah, pabasa, basa. Luke 20:13, go. Who said the Lord of the Divinity near? What shall I do? I will send them to the Son. It may be they will reverence. Okay, sabi dyan. Then said the Lord of the Vineyard, what shall I do? I will send my beloved son, it may be they will reverence him
when they see him. It's andyan sent by their father to their brethren. Okay? Sinend siya, no? Yung mga tauhan ng pinakamayari ng vineyard. Okay? Yung vineyard ay taniman ng mga ubas. Okay? Ngayon, umalis yung may-ari. Okay? Tapos, nag-hire siya ng mga tao na magtatanim ng vineyard niya or mamamahala doon, no? Sinend niya yung kanyang mga tauhan. Yung mga tauhan niya, binugbog, pinahirapan, iba, pinatay. Sabi niya, yung anak ko na lang isi-send ko. Kasi, magkaroon siya ng reverence sa anak ko. Tama? Re-respetuhin nila yung anak ko. Pero sa kwento niyan, yung anak niya pinatay. Okay? Sinend niya yung anak niya. Okay? Sa kanyang mga brethren. Sa Hebrews 2.12. Babasa niya. Hebrews 2.12. Basahin natin lahat. Hebrews. Titus, Philemon, Hebrew, James. Hebrews 2.12. Babasa. Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise. Sabihan, saying, I will declare thy name unto my brethren. Okay? I-declare yung kanyang pangalan. Sent by their father to their brethren. Ang Panginoong Jesus, sinend ng Diyos ang Ama sa atin para tayo iligtas. Ganun din, no? Yung ginawa ni Joseph. Okay? On a bigger picture. Hated by their brethren. Okay? So Genesis 37, 4, 5, 8, galit na galit sa kanya yung mga kapatid niya, kinainggitan siya. Envy. Okay? Hatred. Diyan sa John 1.11. Papunta nga dyan. Clear the end. John 1.11. Tapos sa John 7.5 at 15.25. Okay, sa John 1.11, pabasa. He did unto his own, and his own received him not. Pumunta siya doon sa kanyang mga kapatid, kanyang mga kanayon, okay? Pero hindi siya nireceive. Okay? Sama na, di ba? Ang tagapagligtas, dumating na, hindi nila alam. Ang nakaalam pa yung mga, nung pinanganak si Jesus Christ, sino yung unang nakaalam? Shepherds. Meron din nakaalam yung mga malayong tao pa, yung mga magi, mga wise men. Pero doon sa lugar nila, wala nakakaalam na pinanganak na yung tagapagligtas. Wala lang, normal na araw lang. Hindi nila alam. Okay? Doon nga, no one, okay? And his own received him not. Hindi siya tinanggap. Sa John 7.5. John 7.5. Tapos mamaya 15.25. John 7.5. Basa. For neither did his brethren believe in him. Hindi sila naniwala. Hindi niya sila tinanggap. Hindi sila naniwala. Sa 15.25. John 15.25. Basa. But this come to pass that the word might be fulfilled that is written in their law. They hated me without a cause. They hated me without a cause. Ang Panginoon nagsasalita yan, kulay-pula yan. Yung text na yan, ibig sabihin, pag kulay-pula, ang Panginoon mismo nagsasabi. Sabi daw dyan, they hated me without a cause. Ako'y kinagalitan ng walang dahilan.
Pwede bang magalit? Pag may dalilan, siyempre. Diba? Pag makulit ka, kinagalitan ka, tama lang yun kasi makulit ka. Okay? Pero ang tahimik mo, tapos pinapagalitan ka pa, yun walang dahilan. Diba? Ang Panginoong Jesus, pumunta siya dito para iligtas tayo, kinagalitan. Walang dahilan. Okay? Severely tempted. Okay? So 39:7. Genesis 39:7. Anong sinabi nga sa Genesis 39:7? Ay, wala. 39 na pala yun. 38 na. Okay. Skip muna natin yun. Okay, skip muna natin yun. 39 na pala yun. 37:28. Taken to Egypt. Okay? Taken to Egypt. Sa Matthew 2:14-15, tingnan nyo kung ano nangyari. Ang Panginoong Jesus, pinunta rin sa Egypt. Matthew 2:14-15. Kaya parang may mga similarities, di ba? Sabi dyan, basa. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Okay? Yan yung man of God. Nung papatayin na siya, yung mga magi, no? Pinakitaan ng Panginoon na huwag ka nang bumalik kay Herod kasi papatayin niya lang yung bata. Kaya binigyan ng warning yung kanyang mga magulang at siya ay pinunta sa Egypt. When he rose, he took the young child and his mother by night. Si Joseph yan, ano? And departed, Joseph yan ang Joseph of Mary, yung asawa ni Mary. Okay, into Egypt and was there until the death of Herod, and it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Okay. So, strip of their robes. Tinanggalan din ang robe. Sino ba yan? Tingnan natin sa John 19:23-24. May similarities talaga, no? Ito yung mga ay, hindi ka pala yung pictures. Internet na. Sana basa. Sana. John 19:23-24. Strip of his clothes. Inubaran din lang siya ng damit. Ano to yung damit ni kilalang damit ni Joseph? Coat of many colors. Matthew, John 19:23-24. Babasa. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parts to every soldier's part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. They said therefore among themselves, let us not rend it, but cast lots for it. Whose shall it be, that the scripture might be fulfilled, which saith, they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. Okay, inubaran din siya na kanyang coat. Okay? Sold
for price of slave. Ito na yung pinakalas. Binenta. Okay? Ilang pieces of silver si Joseph? 20. Si Jesus kaya ilan? Sa Matthew 26:15. Tingnan niyo kung ilang binibenta yung tao. Tama ba lang bibenta ng tao? Pero madalas ginagawa natin yun. Kala nyo lang hindi. Binibenta natin yung ibang tao. Paano natin binibenta? Ha? Paano natin binibenta yung ibang mga tao? Pag sinabihan mo ng masamang bagay yung isang tao, paano mo siya binenta? Binenta mo siya ng mura. Binaba mo yung kanya standard. Okay, minsan, ganun tayo. Or yung iba, binibenta yung mga tao, yung mahal nito. Okay? Yung mga artista, pinapamahal nila yung mga bayad doon, di ba? Binibenta rin sila. Okay? Yung iba naman, binibigyan ng shame para mas mababa yung halaga. Okay? Huwag natin gawin yun. Huwag tayo magbibenta ng tao. Okay? Ibang mga kaibigan nyo, binibenta nyo rin. Sinasabihan nyo minsan ng masama. Binubuli. Ano ba mga ginagawa ng mga tao? Inaasar. No? Ang kaibigan mo, dapat itinataas mo. Lalo na ang kapatid mo sa pananampalataya, itataas mo, hindi mo ibababa. Yan, dito na tayo. Sold for priest of price of slave, Matthew 26:15. Babasa. And said unto them, what will ye give me? And I will deliver him unto you. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Sino nagsasalita dyan? Kilalang-kilalang tao yan. Joseph. Ha? Si Judas. Si Judas yan. Si Judas yung nagsasalita dyan. And sinasabi ni Judas, and said unto them, what will ye give me? Anong bibigay niyo sa akin? And I will deliver him unto you. Okay? Mukhang pera kasi si Judas. Kaya nga Judas niyo, huwag niyo papangalanan yung anak niya ng Judas. Judas! Pag tinawag mo, di ba? Pangit. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Para rin si Judah. Oy, benta na lang natin to 20 pieces of silver. Okay? Yan ang nangyari sa ating Panginoon. Yan ang nangyari sa mga tao na sumusunod sa Panginoon. Para rin si Joseph. Kaya ilang minuto na natin? 57. Exactly. Okay, nakita natin yung kwento ni Joseph. Pero, hindi natapos yun doon. Hindi sad story yung kwento ni Joseph. As we progress, no? Yung sa kwento ni Joseph, napakaganda ng kwento ni Joseph. Para lang tong kwento ng ano eh, di ba? Dito kinuha yung mga madalas na kwento, talunan yung pinakabida, pero pagdating sa huli, panalo siya. Okay? Minsan tayong mga Kristiyano talunan, huwag naman sana madalas. Pero sabi ng Panginoon, victorious tayo sa Kanya. Kung tayo susunod sa Kanya, kung tayo una ay nanampalataya sa Kanya, at tayo sumusunod sa Kanya mga salita. Okay? Mahirap, pero kaya. Kaya. Okay. Sabi ni Alan yan, ha? Si Alan, tayo yung galing lan, ha? Okay? Alan J. Okay, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Pagpapaalala, Panginoon, ng buhay ni Joseph. Salamat, Ama. At malaya kaming pinag-aaralan, Panginoon, ng mga tao sa Bible, Panginoon. Kung saan, Panginoon, sila sumunod sa inyo. Kung saan, Panginoon, nakita namin yung mga consequences, Panginoon. Madalas, Panginoon, kami sumunod sa inyo. Maraming opposition. Maraming magagalit sa amin. Pero Ama, salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos ng pag-ibig at Diyos ng mustisya, Panginoon. Hindi niyo pinapabayaan ang inyong mga anak. Salamat, Panginoon, patuloy
sa mga taong nandito, patuloy na ang pinapanalangin ng mga kabataan, Panginoon, na nandito, kayo po ang Panginoon na mag-ingat sa kanila, lalo na yung mga salita sa kanila mga puso. Dalangin din po, Panginoon, namin, Panginoon, ang naasawa ni Kuya Alan, Panginoon, patuloy na ang pinapanalangin, Panginoon, sa Saudi. Kayo po, Panginoon, ang patuloy mag-ingat sa kanya, Panginoon. Dalangin kayo, kanya po, Panginoon, din. Kayo din, Panginoon, sa mga kabataan nandito, patuloy na dalangin namin ay magpatuloy sila sa inyo at makita nila, Panginoon, yung kabutihan niyo, Panginoon, sa amin. Maraming pong salamat po muli, Panginoon. Ingatan kami, Panginoon, sa buong maghapon. Kaya din sa aming pag-uwi, Panginoon, mamaya. Kayo, Panginoon, ang gabay namin sa lahat ng aming mga gagawin. Maraming pong salamat muli sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, amin. Amen. Tumunti na rin lang ako, no? Hindi na kalan, dami lang ako. Iwan.